Hello, greetings everyone around the globe. Today, we will continue to study the Word of God. But before we study, ano po, let's do some declaration. Ano po, it's very important na ma-declare po natin whatever we are believing and it will manifest in our lives. Let's say, I am blessed, I am healed, I am healthy and strong in the name of Jesus. My strength go from strength to strength in Jesus' name. My youth is renewed like the eagles day by day in the name of Jesus. I am exceedingly blessed and highly favored in Jesus' name. I walk in the favor of God every day, and I am rich, and I am wise and smart in Jesus' name. Today, I will listen to the Word of God. Therefore, I shall be blessed, exceedingly blessed, beyond measure in Jesus' mighty name. And everybody say, Amen and Amen. Praise God. Hallelujah. Today, we will be studying from the book of Luke again. Napakarami pong parables ang Panginoon dito. And I believe na lahat po ng parables ito ay very, very important. This is the reason why ito po ay nilagay ng Panginoon dito sa Bible. The title of our message for today is The Rich Man and Lazarus. Ito po ay nakasulat sa Luke chapter 16, verse 19. Let me read the passage and we will discuss after reading. Amen po? Okay, verse 19. There was a rich man who was dressed in purple and fine linen and lived in luxury every day. At his gate was laid a beggar named Lazarus. He was covered with sores and longing to eat what fell from the rich man's table. Even the dogs came and licked his sores. The time came when the beggar died and the angels carried him to Abraham's side. The rich man died also and was buried. And in hell, where he was tormented, he looked up. Sabi po rito. Okay, he looked up and saw Abraham far away with Lazarus by his side. So he called to him, Father Abraham, have pity on me and send Lazarus to dip the tip of his finger in water to cool my tongue, because I am in agony in this fire. But Abraham replied, Son, remember that in your lifetime, you receive your good things while Lazarus received bad things. But now he is comforted here and you are in agony. And besides all this, between us and you, a great chasm has been fixed so that those who want to go from here to you cannot, nor can anyone cross over from there to us. He answered, Then I beg you, Father Abraham, send Lazarus to my father's house, for I have five brothers. Let him warn them so that they will not also come to this place of torment. Abraham replied, They have Moses and the prophets. Let them listen to them. No, Father Abraham, he said, but if someone from the dead goes to them, they will repent. He said to him, If they do not listen to Moses and the prophets, they will not be convinced even if someone rises from the dead. Purihin pong Panginoon sa pagkabasa ng salita. Praise God. Dito po ay Jesus pictured unto us. Medyo mahirap yung Tagalog. Inilarawan. Amen. Inilarawan sa atin ng ating Panginoon ang ating eternal destiny. Ano po? Ang bawat tao po, lahat po tayo ay may eternal destiny. Thinking beyond this life is very important. Most people po, ang pag-iisip lang po natin ay from now to the grave. In fact, many, many people are preparing for their death. Nihahanda po nila ang kanilang grave, kung anong isusuot, kung anong kabaong ang gagamitin, kung saan ililibing ang mga mana na ipapamahagi sa mga may iwanan, and so on and so forth. Ang thinking po ng karamihang tao ay nandirito lamang sa present, ano po, sa present world. Pero dito po sa Bible, ipinakita po ng Panginoon the picture beyond death. Ano po, the picture beyond death. Ano ba ang mangyayari sa tao after the person dies? Dito ipinakita po ng Panginoon si Lazarus ay namatay. Ano po, siya po isang mahirap na tao, siya po ay beggar, nakaupo lang po siya dun sa gate ng isang mayaman na tao, at everyday ito namang mayaman living in luxury with fine clothes and fine food
cars and beautiful house. Dinadaan-daanan lang po niya si Lazarus. But dumating po ang time na namatay si Lazarus at sinabi po ng Biblia, siya ay dinala doon sa piling ni Abraham sa paradise, sa paraiso. And then the rich man died also. So ano pong pinapakita rito? Ipinapakita po rito na may limit po ang buhay ng tao. May limit ang buhay ni Lazarus, siya po ay namatay, at ang kanyang spirito, ang kanyang kaluluwa ay nagtungo doon kay Abraham. Ang rich man din po ay namatay. Maybe after many years, bago pa siya namatay, hindi naman siya biglang sumunod kay Lazarus. But after many years, namatay din po itong rich man. Ano po? At after his death, ang kanyang spirito at ang kanyang kaluluwa ay nagtungo doon sa apoy ng impyerno. He is in hell. Now, ano po ang lesson ng Panginoon dito? Praise God. Paghandaan po natin, hindi lamang itong ating future dito sa sanlibutan, kung hindi yung pupuntahan natin beyond death. Pag tayo po ay namatay, saan ba tayo tutungo? Pinaghahandaan ba natin ito? Mas marami pong mangyayari after death. Baka akala po natin, from birth to death, yan na po ang everything. No, hindi po lahat yan. Mas maraming mangyayari after death because after death is eternity na po. Walang limit ang time after death. Wala na pong limit. It could, you know, billions upon billions upon billions of years would pass, pero nandoon pa rin po, buhay pa rin po ang spirito ng tao. And we need to prepare where to spend our eternity. Saan ba tayo tutungo after na mamatay tayo? Doon ba sa heaven or doon sa lake of fire? Doon ba sa piling ng Panginoon o sa torture ni Satanas? Ang lahat po ng taong matutungo sa hell ay to-torture rin po ni Satanas at ng mga demonyong nandoon. And at the same time, all of these people will be suffering in the torment of the lake of fire. Susunugin po ng Panginoon, sabi ng Bible, the enemies of God will be punished forever. Ang lahat po ng hindi sumusunod sa Diyos, ang lahat ng hindi nagbibigay galang sa Diyos, ang lahat ng hindi nakikinig sa salita at utos ng Diyos ay paparusahan doon sa apoy ng impyerno sa lake of fire. Ano po? Ito po ay pinakita ng Panginoon upang bigyan po tayo ng warning, hindi upang para tayo ay takutin. Ano po? In fact, God doesn't want anybody to perish. I-quote ko po sa inyo muli ang John 3:16. Very famous verse po ito. For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him should not perish, but have everlasting life. So there is a punishment in hell, and there is an everlasting life together with God and Jesus and the angels and the holy people. So ito pong pinapakita sa atin ng ating Panginoon Jesus, hindi po tayo tinatakot ni Lord, ano po tayo po ay winawarningan na hindi po tayo dapat magtungo doon bagkos merong isang bridge, merong isang tulay, merong isang way, merong isang door para po tayo ay makatakas at makaligtas dito sa apoy ng impyerno, sa tiyak na kapahamakan. And hanggat tayo po ay nabubuhay, meron pa po tayong chance. Napakarami pong namamatay every day. Ngayon po sa COVID virus, pero yung iba po sa sickness, cancer, heart disease, accident, ano po, kung ano-ano pong mga trahedya ang nangyari sa buhay ng tao. Pero hindi po natin nakikita yan. Nakafocus po tayo sa negosyo, sa business, sa career, sa travel, sa kung saan-saan po nakafocus ang mind natin. Pero ang dapat po nating paghandaan ay the life beyond this life. Ano po, yung pong life after this life. Ano po, na matapos na tayo mamuhay dito, saan ba tayo mag-spend ng ating eternity? At ito po ang napaka-importante sa lahat. Sabi ni Jesus, pwede nating ipagpalit ang lahat ng bagay, makuha lang natin itong makapasok tayo dito sa Kingdom of Heaven. Sabi niya, what shall it profit a man to gain the whole world but lose his own soul? Ano nga bang pakinabang ng isang tao na makuha mo ang lahat ng bagay, magandang bahay, magandang kotse, maraming pera sa bangko, maraming lupain, but you lose your own soul like this rich man? Siya po ay natungo doon sa lake of fire, siya po ay nagdudusa, and sabi niya, Amang Abraham, pwede bang ipadala mo ang aking si Lazarus doon sa aking limang kapatid upang hindi na sila magtungo dito? Sabi ni Abraham, no, they have Moses and the prophets. Now, if we will translate this story into our current age, ang sasabihin po ni Abraham, no,
I cannot send Lazarus. They have the prophets and the pastors and the evangelists and the Christians who would share to them the gospel, the good news of God. If they will not listen to the Christians, if they will not listen to the preachers, if they will not listen to the pastors, they would not listen also. Kahit na buhayin ko pa si Lazaro. Ano? Ito po ang sabi ni Abraham. Kaya, ladies and gentlemen, mga kaibigan, tayo po ay mag-iingat sa ating pamumuhay na po. Let's change our perspective. Bigyan po natin ng tuon, bigyan po natin ng pahalaga, yung life after death. Saan ba tayo tutungo at ano ba ang ating hinaharap doon? Tayo ba ay makapapasok sa Kingdom of Heaven o tayo ay mapaparusahan doon sa Lake of Fire? Ito po ay warning na binibigay sa atin ng Panginoon, hindi upang tayo ay takutin, hindi upang torturing ang mind natin, kundi upang tayo po ay bigyan ng hope, bigyan ng pag-asa na tayo ay pwedeng makapasok sa Kingdom of Heaven, the paradise, the goodness of God. Ano po, kung tatanggapin natin si Jesus as our Lord and Savior at magbabago na po tayo ng ating pamumuhay, we will repent and we will live for God. We'll start serving God by serving our Lord Jesus Christ. Amen po. And I hope this story, na po hindi pa po natin masyadong na-elaborate sapagkat kulang po ang ating oras, but I hope some way, somehow, tayo po ay nabigyan ng konting idea kung saan tutungo ang tao after death, ano po, after this life, at saan po tayo tutungo. There is a spirit inside our body that will come out after we die, and it would go to heaven or to hell. Depende po sa pamumuhay na ginagawa natin sa ngayon. Amen po. But para makasigurado po tayo, you follow me in this prayer, okay? Say, Lord Jesus, I repent from all my sins. Ako po ay nagsisisi sa lahat-lahat na aking mga ginawang kasalanan. Lord Jesus, forgive me and cleanse me by your blood. Lord, I invite you into my life. Be my Lord, be my Savior. Beginning today, I will love you, I will serve you for the rest of my life. In Jesus' name I pray. Amen and amen. If you pray that prayer, praise God, your name is now written in the Lamb's Book of Life in heaven. Pwede ka na makapasok sa heaven anytime na kunin ka ng Panginoon. But we, all of us, must walk in holiness and righteousness according to the commandments of our Lord Jesus Christ. Buy a Bible and start reading the Bible para meron po tayong guide sa ating pamumuhay sa araw-araw. Amen po. God bless you all. And before I close, let me pray for you. Heavenly Father, I pray for all those who receive Christ as their Lord and Savior. Send people into their lives, O God, in Jesus' name, who would disciple them, O God, who would help them to grow spiritually, O God, in the name of Jesus Christ. And Lord, I pray for those people who receive Jesus. Lord, bless them indeed, O God. And I pray for all those viewers of this video, God, bless them indeed, Father, spirit, soul, and body, financially, O God, and protect them from COVID-19 virus, O God. I bind the virus against them in Jesus' name, and I rebuke you, virus, in Jesus' name. You have no right against all the people of God in Jesus' name. In Jesus' name, I plead the blood of Jesus upon all of you, and I decree and declare you are safe forever in Jesus' name, in Jesus' name. Everybody say amen and amen. Praise God. Hallelujah. I hope you learned something today. Amen. I will see you on my next video. God bless you all. You're blessed already. Bye-bye. I love you in Jesus' name.